Good day, Kensaya. Sa video natin ngayon, sasagutin na uli natin yung mga question na pinadala nyo dito sa channel natin. Masaya ako dahil marami na uling question na sasagutin uli si DQJ. Next question natin ay galing kay Sir Atwency Baon Jr. O, dati natin na nakapagtanong na rin siya. Pasagot sa susunod na vlog. Ano po magandang program? First time ko po sasali sa 10K. Newbie ako. Monday to Friday ako nakakatakbo. Madalas easy run lang. Ayun, Monday to Friday, it means 5 days a week yung pwedeng takbuhan ni sir. Yun, Monday, pangaraniwan ganun din naman. Dun sa ginawa kong training plan, so dun lang talaga ako naglalaro ng training plan. Kahit iba-iba yung distance na tatakbuhan ko. So, yun sa kanya, since 5 days a week, Monday nga pangaraniwan to magiging recovery pa rin. Dahil yung Tuesday for me is dun yung easy run. And then Wednesday, tira siya ng speed session. So, yun, speed session. So, pag yun, pagkatapos ng speed session, so, kailangan niya siyempre mag-recovery ng Thursday. Tapos yung Friday, pwede naman niya din siya mag-incorporate ng leg workout. Pwede naman po yung mga ganon. So, kung ayaw naman niya mag-leg workout, kailangan po natin ng long run. So, yun yung mga basic na kailangan po natin sa isang buong linggo. Yun niya, una, kailangan natin ng recovery. So, kailangan natin ng easy run. Sumunod doon. So, kailangan pa natin speed session. So, kayo nga, kailangan uli natin ng recovery. Siyempre, after ng hard effort, kailangan talaga ng recovery. Mahalagang mahalaga po yan. Iwas injury, tapos para mabigyan natin yung time natin na mag-heal, para mag-grow, tapos maging mas malakas. So, yun, kailangan po talaga natin ng long run din. Kailangan natin ng endurance. So, dito para sa kanya, sa 10K, para sa akin, basic-basic yung mga 5 to 7 kilometers sa easy day or easy run niya. And then, para sa akin yung 10K, pwede naman na ma-reach mo yung 10K na distance sa long run. Pwede naman yun dahil hindi naman siya sobrang layo ng 10K. Or around 8 kilometers to 10 kilometers yung magiging long run niya. So, yun. Pwede naman yung dagdagan. Siyempre, depende kasi yun sa mangyayari kung ilang weeks pa ba yung preparation na maaari niya magawa. Eventually, pwede namang gradual yung magiging increase ng training niya. Kunwari, itong first week, ganun lang. At least 5K yung average run niya per day. And then next week, dagdagan lang na ng konti. About 1 kilometer or 2 kilometers. Next question natin ay galing kay Sir at Roya Min. Salam, bro. I'm 65 years old. 2019 ako nag-umpisa ng first marathon ko, Milo Cebu. 10K as of now, 21K tinatakbo since 2021 up to now. 3 times weekly training, recovery in between. Ilang kilometers advice mong gawin ko weekly in preparation for 21K marathon na ano po ang kailangan ko preparation to upgrade to 42K? Shukran, kudos, and more power to you, bro. So, ang tanong niya is, ilang kilometers daw yung advice ko na gawin niya for half marathon. And then eventually mag-upgrade daw si Sir sa 42K. Ako po kasi talaga pag sa 21K, ang basic ko po niyan, depende pa rin po ito sa haba or ilang weeks pa. Or kunwari, 1 month or 2 months yung preparation mo bago yung race day. So, magdedepende po yun sa inyo. Ako, yun niya, basic po sa akin talaga pag 21K pinaghahandaan, no, 10K a day. Pangkaraniwan po yan. Pag mga easy run, pangkaraniwan po yun, yung 10K. Yun nga, ako, pag recovery ko, ganun din naman, 10K lang din ginagawa ko. Dahil recovery pace naman yung mas mabagal. O, ang nagiging long run ko naman po sa 21K, pag yung araw ng Sunday, talaga pong pinapaabot ko yun ng 21K, yung mga long run ko. Pag naman po sa mga speed session, nagtitempo, at ako po, tempo run, at least 10 kilometers na tempo run, every Wednesday naman pag preparation ko ng 21K. Yun naman po may papayo ko kung gusto niyo po mag-upgrade sa 42K. At least po sa 42K, hindi niyo naman po kailangan mag-daily ng ano dyan. Ako po pag nag-training ng 42, nag-gradual increase lang din po talaga ako. Pag po mga first 2 weeks, 3 weeks, mababa pa rin po yung mileage niyan. Hanggang sa, ang training po kasi natin yun niya, para siyang bundok. So, in week 1, mababa. And then, gradual, iaakit niyo po siya. Sa kalagitnaan nung, depende po kasi ito sa months nyo. So, may tip po yan na tinatawag. Yun yung mismong tip ng training mo. Yun yung pinakamaraming volume. Parang triangle po siya. Yun po yung pinakamaraming kilometers sa loob ng isang linggo. So, pag na-reach mo na po yun, and then eventually, bababa mo na siya. Yun yung tinatawag po yung tapering.
Kaya yung iba, hindi po kayo dapat matakot na, kunwari, ibababa mo na intensity ng training na bumaba yung fitness level mo. Hindi po, yun yung paraan ng body natin para lahat ng paghihirap natin, pag nung na-reach natin yung tape, yung mismong tip ng training, so dito naman sa baba, yung pag-tapering, doon naman yung nangyayari yung paglakas ng mga muscle natin. So yun, bali doon naman nakakabawi doon sa hirap na binigay natin doon sa hard week, long mileage na binigay natin nung mga nagdaan linggo. Sa 42K po, pagkaraniwan dito sa pag 42, sa mga unang linggo, ang ginagawa kong pong long run yun na 21K lang din. And then, ang magiging longest run ko po dito para sa 42 is 36 kilometers pababa. Pababa, I mean hanggang 32, mga ganun po yun. Hindi nyo po kailangan i-reach yung 42 kilometers sa training. Hindi na po yun kailangan. Dahil maaari pong kung baguhan ka, syempre, kung nag-42 ka, maaari ka pang ma-injured. So, maaaring masayang yung training natin. Talaga po hanggang 36 hanggang 32 kilometers lang yung kailangan mong ma-reach para sa training ng 42 kilometers. Yun po yun. So, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng mga 600 subscribers natin ngayon. Maraming salamat po sa patuloy niyong support. Kahit po hindi ako gano'n nakagawa ng content ngayon na tumatakbo dahil niya, injured pa rin ako. Maraming salamat po sa patuloy niyong support. Kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong content, sana patuloy niyo po ako supportan. Paki-subscribe, paki-like, paki-comment po yung mga tanong niyo at saka paki-share na rin po itong video natin sa mga running friends natin para po lalo pang lumaki yung running community natin. Maraming po salamat sa lahat-lahat. God bless. Ingat po sa mga runs nyo.